Samantala, 38 taong hinihinalang papunta sa Malaysia para magtrabaho ang sinagip ng mga otoridad sa Zamboanga City. Kabilang sa kanila ang 2 menor de edad. Ayon sa Zamboanga Coast Guard Station, papuntang Taganak Island, sa tawi-tawi ang maliit na barkong sinakyan ng mga biktima. Pasado alas 9 kagabi, pinayagan ang barkong umalis dahil kumpleto sa dokumento. Pero may natanggap na impormasyon ng mga otoridad na may mga sakay itong biktima ng human trafficking. Hinabol nila ang barko at pinabalik sa pantalan. Walang maipakitang kaukulang dokumento para magtrabaho sa Malaysia ang 38 sakay ng barko. Nasa pangangalaga na sila ng DSWD at inaasahang iuuwi sa kani-kanilang probinsya.